Pinrepair si Daniel na worship song. Pakinggan natin. After siguro ng song na to, opening prayer ka si Sir Jen. Okay po. Here I am waiting, abiding me, I pray. Here I am longing for you. I'd be in your love, bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me and I will rise. And
Elijah will rise. On eagle's wings, I will rise. On eagle's wings. Oh, okay na po. Apo. Sister Jen, can you lead us into the opening prayer? Thank you. Okay po. Hallelujah. Hallelujah. Praise your name. Praise your Lord Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord, for He is good. This faithful love endures forever. Lord, maraming salamat po sa mga oras na ito, Panginoon. Bagamat nagsisimula pa lang kami para sa gawain ito tuwing Wednesday, Panginoon. Ngunit patuloy kaming lumalapit sa iyo. Nasamahan mo kami, Panginoon. Nasa pamagitan ng Zoom na ito, Panginoon, na doon pa rin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, nasasamahan kami, Panginoon, upang maging matagumpay ang gawain namin kapag Wednesday, Panginoon. At patuloy rin kami humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga kasalanan, O God. Sa mga pagkukulang namin, Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat po. Patuloy ko rin nilalapit sa iyo ang tagapaghatid na iyong mga salita sa mga oras na ito. Puspusin mo siya na iyong banal na Espiritu, Panginoon. Your knowledge and wisdom, patuloy mo ibigay sa kanya. Pagpalain mo rin siya, Panginoon, sampu ng kanyang pamilya, O God, at patuloy mo po siyang gamitin bilang iyong lingkod, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, ang katagumpay naming gawain, Panginoon. Inaalay namin sa iyo, Panginoon. Nawa po ikaw ang maitaas at maipakilala, Panginoon. Maraming salamat po. Pinabalik po namin sa iyong papuri pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Sister Jen. Welcome po sa lahat ng nandito, Sister Jenny, Sister Almira, Sister Ruby, and family, Sister Lizelle. And so, welcome po. So, ito po ang ating dry run ng Wednesday prayer meeting. Ayan. So, ang objective po nito ay primarily ma-acquaint tayo sa system na gagamitin, sa application na gagamitin natin. Kasi may learning curve. Ayan. Kahit kanina siguro, pag-aaralan yung paano magsimula, paano mag-join, paano i-manage yung sound, ayan, paano i-manage yung kung saan nakaturo yung video, ayan, mga ganun. So, sa bagay, matututunan naman yan through time. Pero ito po ang, kumbaga, test run natin. Pati yung mga systems sa side ko po ay matesting bago tayo magsimula na next year. And then, actually, next week na yon. Tapos, ang ating pong prayer meetings ay recorded. Kaya, yan. So, ano po natin yon, i-consider natin sa bawat pag-join natin na ito po ay recorded for the purposes na pipili tayo nung pwede nating i-publish sa mga pages ng ating ng church para din ang iba ay mainganyo na mag-join sa prayer meetings. Yan po. Okay. Then, ang format po ng ating prayer meeting, although nasabi ko na po kanina, ay ito po, ang format ng ating Wednesday prayer meetings. Yan. So, at exactly 7:30 po ay ma-open yung meeting, and then lahat ng nagwi-wait sa background, kasi yung iba baka nag-join 7:25, 7:28, ganon. Automatic ma-join sila sa meeting room kapag nagsimula ng yung host, which is ako po yung nag-host for now. And then may waiting period tayo na 2 minutes para dun sa iba na hahabol. Although open naman ang line until matapos ang 40 minutes na time period natin. So dahil 40 minutes lang allotted sa atin, ay medyo calculated po ang ating mga sasabihin, ang mga isi-share. Ayan.
So may praise and worship po tayo sa simula, and then may opening prayer na si Sister Tess daw po ang mag-a-assign ng mga opening prayers. At kapag kayo po yung naka-assign ay, kumbaga, alam nyo na po after ng praise and worship, which is yung katulad nung kanina, yung either recorded siya or live, after po nun ay pwede na po kayo magsimula. I-unmute nyo lang po ang sarili nyo. Yan. Then magsisimula na ng prayer, opening prayer. And then magkakaroon pa rin po tayo ng usual na scripture study. And then si Pastor Bill, after nung scripture study, ay i-request natin na mag-share din ng insights niya. And then the usual personal prayers. So doon po sa ating usual personal prayers ay mag-aalat po tayo ng roughly 7 minutes per Wednesday na magpipray po tayo. Nandun pa rin po yung background music natin na nakasanayan. Ayan po. And then closing prayer afterwards. Ayan po. So, yan pong i-expect natin na usual pa rin format sa ating Wednesday prayer meetings. At sa gabing ito ay tutunghayan po natin ang isang story sa Mark chapter 7 verses 24-30. Ito po ay pinamagatan ng ang salita ng Diyos version ng Bible. Ang pananampalataya ng babaeng hindi Hudyo. Verse 24, umalis si Jesus mula roon at pumunta sa lugar na malapit sa Tyre. Pagdating niya roon, tumuloy siya sa isang bahay. Ayaw sana niyang malaman ng mga tao na naroon siya. Pero hindi siya rin niya ito naitago. Sa katunayan, nalaman agad ito ng isang ina na may anak na babaeng sinaniba ng masamang espiritu. Ang babaeng ito ay taga Phoenicia, sa sakop ng Syria, at Griego ang kanyang salita. Pinuntahan niya agad si Jesus at nagpatira pa sa paanan nito at nagmakaawang palayasin ang masamang espiritu sa kanyang anak. Pero sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng isang kasabihan, "Dapat munang pakainin ang mga anak dahil hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga aso." Sumagot ang babae, "Tama po kayo, Panginoon. Pero kahit mga aso sa ilalim ng mesa ay kumakain ng mga mumo na nailalaglag ng mga anak." Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, "Dahil sa sagot mong yan, maaari ka nang umuwi. Lumabas na sa anak mo ang masamang espiritu." Umuwi nga ang babae at nadatnan ang anak niya sa higaan at wala na nga ang masamang espiritu sa kanya. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Sa gabing ito ay siguro makailang beses nyo nang nabasa rin ang bahaging ito ng kasulatan, at ipinapaalala sa atin ang isang magandang story ng isang may pangangailangan. Kaya tayong mga umaattend ng prayer meeting, or usually ang mga umaattend ng mga prayer meetings ay sinasabi natin may daladala silang mga hiling para sa Panginoon, at yun ay naniniwala sila na ang pagsasama-sama tuwing prayer meeting ay dagdag na lakas o impluwensya sa Panginoon upang matugunan at baka pansinin ang kanyang hinaing. At tulad ng makita natin dito sa story na to, ay isang ina na may problema sa anak. Yung anak niya ay sinaniba ng masamang espiritu. Hindi naman sinabi kung anong ginagawa dun sa bata, pero usually pag sinabing masamang espiritu, ito ay sa Bible ang nakikita natin ay pinapahirapan. Yan, iba-iba ang sinasabi. Yung ibang sinasaliba ng masamang espiritu ay sinasaktan ng katawan, nananatiling sira-sira ang mga pananamit. Yan. So siguro 'yun ang kalalagayan, no, nung anak ng babaeng ito, at siya ay lubos na natuwa nung nalaman na nandoon ang Panginoong Hesus sa lugar nila. Ayan. At agad-agad itong lumapit sa Panginoong Hesus. Although ang
barrier na kanyang unang pinagtagumpayan ay ang barrier na hindi siya kalahi ng Panginoong Jesus. At noong mga panahon na yon ay may impact yon sa pahikitungo sa kapwa, no? Kapag ikaw ay hindi ka kalahi, ay mayroong mga tinatawag na uri at level ng mga tao na pwede mo lang kausapin. Ayan. So sa kanya bilang isang ina ay nandoon, nagpursige siya para matugunan ang kanyang pangailangan. At sa buhay natin, kung i-apply natin to sa panahon natin ngayon, ay minsan nararamdaman natin na tayo ay hindi karapat-dapat na lumapit sa ating Panginoon dahil hindi tayo akma sa kanyang ninanais, sa kanyang kalooban. Yan. Pero isang magandang lesson na makikita natin dito ay kahit may ganong senaryo, kahit may ganong sitwasyon, itong ina na to ay lumapit sa Panginoon. Yan. Sabi nga sa verse 26 ay nagpatirapa. Yan. Nagpatirapa, nagmakaawa. Na dinadalangin niya ang kanyang problema sa Panginoon. Ayan. So ang second hurdle niya na makikita natin is sa verse 27. Kumbaga pinakita pa ng Panginoong Jesus kung gaano yung distance, yung wall, no? Hindi na nga niya kalahi. Alam na nung babaeng ito na hindi siya kalahi, eh kumbaga ang sagot pa ng Panginoong Jesus ay talagang ipinamukha, no? Pinamukha sa pamamagitan ng isang kasabihan. Dapat mo nang pakainin ang mga anak. Ayan. At alam ng babae na kung anong tinutukoy ng Panginoong Jesus. Kasi hindi nga siya kalahi. Kumbaga ang unang blessing, kung may blessing man, yun ang parang ini-imply ng pananalita ng Panginoong Jesus ay kung may blessing man ay para sa mga anak. Ito nga ang ina, hindi siya anak, hindi siya kalahi, walang relasyon. Hindi tamang kunin ang pagkain ng anak at ihahagis sa mga aso. Napakatindi ano, na kumbaga pagmumukha sa kanya na hindi ka karapat-dapat para kang isang aso, hindi ka anak, wala tayong relasyon. At minsan ay ganun tayo ang paating pakiramdam. At minsan ay may nagpapamukha pa sa atin na ganun nga ang ating kalalagayan sa buhay. Ngunit, verse 28, isang magandang sagot ng babae, tama po kayo Panginoon, pero kahit ang mga aso sa ilalim ng mesa ay kumakain ng mumo na nalalaglag ng mga anak. Ayan. Hindi siya humihiling ng complete na blessing. Kumbaga, ang hinihiling niya ay kahit konting blessing lang. Kung yung mga nalalaglag, yung mga excess, yung mga nag-overflow na blessing. Kaya sa panahon natin ngayon, no? Huwag tayong manghinawang mag-overflow ang blessing natin na tayong mga tunay na anak. No? May blessing na malalaglag para sa mga tulad ng babaeng ito na hindi naman may relasyon sa Panginoon. Ayan. So, kaya apply natin sa buhay natin ngayon. At dahil sa kanyang pananampalataya na yon, sabi ng Panginoon sa verse 29, dahil sa sagot mong yan, maaari ka nang umuwi at pinagaling na ang iyong anak. Ayan. At natanggap nung mother na yon ang kanyang kahilingan sa Panginoon. So, kung i-apply natin sa buhay natin, huwag nating hayaan ang ating sitwasyon na maging hadlang. Meron man tayong nagawang mali, meron man tayong kakulangan, may nararamdaman man tayong mga parang nagkulang tayo sa Panginoon, lumapit pa rin tayo sa Kanya. At kahit na ipamukha sa atin na hindi tayo karapat-dapat, eh, ang Diyos pa rin na magde-decide kasi talagang lumapit lang tayo sa Panginoon. Yan po ang nakikita kong mensahe ng ating Panginoon sa gabing ito. At sa ating pong pananalangin, ayan po ang ating tataglayin. Na ang ating mga daladalang dalangin, ang ating mga kahilingan ngayon, ay huwag po tayong manghinawang sabihin sa Panginoon para marinig niya at siya ang magdedesisyon kung tayo ay pagkakalooban ng ating mga kahilingan. Ayan po. Purihin ang Panginoon. So sa mga sandali pong ito ay tayo ay mananalangin,
mag-aalat po tayo ng personal prayer natin. At after po ng personal prayer, tayo ay magko-closing prayer na. Sige po. Kayo po ay sa inyong kinaroonan, kayo po ay pwedeng manalangin. Meron pa tayong na oras ba? Po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa, sa presensya ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buong taon ng 2020, Panginoon God. Lord God, ang pandemic na to na naranasan namin, nung nagsisimula, Panginoon, ay hindi namin maiisip kung mapapagtagumpayan namin. Hindi namin lubos maiisip, Panginoon, na mararating pa namin ang December, Panginoon, at makakatawid pa kami ng next year, Panginoon God. At ito ay iyong blessing, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil hinawakan mo kami, ipinrovide mo ang pangangailangan namin. Maraming salamat, Panginoon, dahil nandun ka at hindi mo kami pinabayaan. Maraming salamat, Panginoon, at sa pagpapatuloy ng aming ministry, Panginoon God, ang pagsasagawa namin na pagsasabalik, Panginoon God, ng aming mga Wednesday prayer meetings, Panginoon God. Bagamat ito ay Zoom pa sa ngayon, Lord, ay alam namin na ang kalooban mo ay masusunod, Panginoon God. Nais mo na kami lumapit sa iyo tulad ng inang iyon na may pangangailangan na nabasa namin, Lord God. Hindi niya hinayaan ng mga hadlang na hindi siya Hudyo, na hindi siya karapat-dapat tumanggap dahil hindi siya anak, walang relasyon, Panginoon. Kami, Panginoon, ay may relasyon sa iyo, kami mga anak mo, Panginoon, dahil tinanggap mo kami sa pamamagitan ng pagtitiwala namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoon, dahil tinuring mo kami mga anak. Kami, Panginoon, ay may karapatan na lumapit sa iyo, anuman, Panginoon, ang aming katatayuan sa buhay, Lord God. May kakulangan man kami, nagkamali man kami, nagkasala man kami. Kami, Panginoon, ay may karapatan na lumapit sa iyo, anuman, Panginoon, ang kalalagayan namin. Maraming salamat sa ganun, Panginoon, na sitwasyon. Kaya kami, Panginoon, ay patuloy na lalapit sa iyo sa buong taon ng 2021, Panginoon. Patuloy naming idudulog sa iyo ang mga pangangailangan namin, Panginoon God, ang pangangailangan ng aming iglesia. Lord God, ang pamunuan ng aming iglesia, Panginoon, sa paumuna ni Pastor Bill, Sister Flor, Panginoon God, ng bawat isang leaders, Panginoon. Lord God, ang iyong wisdom, Panginoon, at strength ang ipagkaloob, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Lord God, we expect more blessings from you. We expect more healing power, Panginoon, ang dadaloy. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat. Muli, O Diyos, tanggapin mo ang aming papuri sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Yan po. So, doon na po nagtatapos. Amen. So, next week po ay patuloy po tayo. So, 7:30 po tayo mag-start. Sakto. At ito po ang ating segregation ng mga gagawin. Yan po. So, expect po natin. I-spread po natin yung word at sana matest yung system nila. Maraming salamat po sa pag-join. God bless po. Bye.